deep in the shadows, I know it's hard. Hey everyone, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng isang DIY off-shoulder gamit ang isang t-shirt. So meron kayong mga t-shirt na hindi ginagamit, or meron kayong mga t-shirt ni daddy or t-shirt ni hubby na hindi na ginagamit, ayaw niyong gamitin. So gawin natin siyang off-shoulder. So, ito yung mga kailangan natin para mabuo natin ang ating DIY. At kung meron naman kayong sewing machine, so pwede nyo ang gamitin. So, ayan, gamit na tayo ng ruler para sukatin natin o hanggang saan yung gusto natin na sukat na ating off-shoulder. So, ayan guys, after natin maguhitan siya kung sa hanggang saan ninyo gustong sukat, pwede na natin siyang gupitin para meron kayong pattern, para hindi sigsag-sigsag yung paggupit ninyo ng DIY off-shoulder ninyo. So, ayan, after natin siyang magunting, pwede muna natin siyang itabi. Then, buntingin na natin itong manggas para sa ating DIY off-shoulder. So, ayan, pinagpatong ko lang siya para gawin natin siyang pattern. So, hindi ko na rin siya ginuhitan. Tansya-tansya na lang ginawa ko sa kanya. So, nilagyan ko siya ng pin para hindi siya gumalaw-galaw kapag ginupit natin siya. So ayan, after that, gugupit tayo ng isang maliit na butas para doon natin ilagay yung garter na ikakabit natin para mamaya. So ayan guys, nagupit ko na rin isang manggas. Then after that, itong katawan naman, gugupit din tayo ng isang maliit na butas para doon natin ilagay yung garter na ilalagay natin mamaya. So ayan, pwede na natin siyang lagyan ng garter. Sinukatan ko muna yung aking dibdib ko hanggang saan yun haba na aking puputuling garter for later. Yan. Kailangan medyo hindi siya masikip. And ganun din yung ginawa ko sa aking baraso. So ayan, make sure na gumamit kayo ng pin para kapag nilagay niyo yung garter, madali nyo lang siya mailalagay kasi mahirap yung ipasok kapag hindi kayo gumamit ng pin or hairpin, kung anong meron dyan sa bahay ninyo. So ayan, after that, pwede na natin tanggalin yung ating pin at pagdugtungin na natin siya para matahin na natin yung ating garter. So i-adjust lang natin siya ng kaunti kung sa tingin nyo maluwag or mahigpit. So ganun din yung ginawa ko sa manggas, nilagyan ko na siya ng garter para mamaya matahin na natin siya ng dire-diretso. So same pattern din and same things yung gagawin natin sa kabilang manggas. Lalagyan natin siya ng garter. Okay, so ayan, nakabuo na ako ng isa. Yung isa naman, lalagyan ulit natin siya ng garter. So ayan, tatahiin natin doon, pagdudugtungin na natin siya. Thank you.
So ayan guys, yung sleeve natin at saka yung sa may katawan niya, pag didikitin natin o pag dudugtungin, tapos tatahiin na natin siya. Okay guys, so ayan, kapag natahin nyo siya, make sure na natahin nyo siya na properly para kapag sinuot nyo siya, hindi siya mapunit or biglang humiwalay yung kabilang manggas. So ayun guys, ganun din gagawin natin sa kabilang manggas pag didikitin natin siya at tatahiin natin silang parehas. Okay, natahin na natin silang pareho. So ayan, pwede na natin siyang isukat. So ayun guys, tapos na ating DIY off shoulder gamit ang lumang t-shirts. So ayan, maganda siya, bagay na bagay sa pang summer and bagay din siyang ipartner sa mga shorts na maong or sa jeans, sa mga jeans. Yan, pang ano siya, maganda siyang pang rugged, diba? And hopefully nag-enjoy po kayo sa video natin for today. And please like and subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!